Ngayon yung OR natin, mga kaibigan, eh may pagbabago. Dati ang OR natin eh yung kulay blue, di ba, nakita niyo yung kulay blue, parang official receipt na yung may butas-butas sa gilid. Totoo yan, di ba, ganun yung dati. May butas-butas sa gilid, tapos kulay blue yung pinaka-print niya. Pero ngayon, nagkaroon na ng computerized, parang tuloy photocopy na lang. Parang Xerox na lang ang nangyari. Totoo yan eh, di ba? Totoo nyo, sa ilalim baba ng inyong OR, meron na dyan kung kailan tayo pwede magparehistro. Hello! Good day sa atin, mga kaibigan. So, napakaganda naman yung pag-uusapan natin yan, mga kaibigan. Kasi marami din nagkakaroon ng pagkalito o nalilito sila kung kailan ba daw dapat sila magparehistro ng kanilang sasakyan. Especially yung mga motor. Siyempre, kaya nga tayo na sa motor na ito. Ngayon, di ba? Kailan ba dapat magparehistro ng sasakyan? Alam nyo, mga kaibigan, na merong bagong ORCR na nilabas ngayon. O yung OR. Ano ba muna yung ORCR? Siyempre, yung ORCR, dito na nalaman o nakikita natin kung ano yung ating, kung kailan tayo magpaparehistro, anong MV file number na doon sa motor natin, tapos kung yung chassis number, body number, syempre, sabihin, yung pagkakakilala ng ating mga motor. Ang CR po, mga kaibigan, hindi po napapaltan ang date yan. Hindi po nare-renew ang CR. So, clear lang at linilawi lang natin, baka mamaya kasi may matapat kayo na expired daw yung CR nyo. Na-encounter ko na rin yan, mga kaibigan. One time na nagkaroon kami ng biyahe, tapos na checkpoint kami or checking lang naman, merong, hindi ko masasabing ano to eh, enforcer, parang volunteer, siya yung nag-check ng aking ORCR. Siyempre, respect natin sa lasis sila yung naka-checkpoint, na siya na yung naka-duty. Ngayon, sabi niya sa akin, expired daw yung aking CR. So, yun. So, na, medyo napakamot tayo ng konti ng ulo na. Sabi ko, sir, hindi po na-expired ang CR. Ang na-expired po yung OR. O, di, dahil doon, eh, okay naman daw. Sabi, ah, ganun po ba? O, di, yun lang. Medyo nagkalito ko na agad kami doon. No, di ba? Ngayon, balikan natin yung OR natin. Yung OR natin, mga kaibigan, eh, yung taon-taon, eh, pinaparehistro natin. Eh, yung taon-taon, eh, pinapalitan. Kung kailan ka o anong buwan ka nagparehistro, eh yun ang nakalagay dun sa OR mo. Pwedeng expired ka nagparehistro at hindi mo pwedeng sundin yan sa susunod na taon. Diba? Sample natin, May. After a year, pinarehistro mo yung motor mo is December na. Ibig sabihin, expired na yan. Tandaan nyo, mga kaibigan, kung kailan unang pinarehistro ang ating motor, yun ang susundin natin. Kung December ka na nagparehistro at expired na yan, sa susunod, dapat May ka pa rin magpaparehistro. Hindi ka pwede magparehistro ng December kasi expired yon. Para mas malinaw sa lahat, para mas okay sa lahat. Yeah, sarap! Grabe, sarap naman talaga nun. Sana all may big bike. Pero syempre, soon. Okay, ngayon yung OR natin, mga kaibigan, eh may pagbabago. Dati, ang OR natin, eh yung kulay blue, di ba, nakita nyo yung kulay blue, parang official receipt na yung may butas-butas sa gilid. Totoo yan, di ba, ganun yung dati. May butas-butas sa gilid, tapos kulay blue, yung pinaka-print niya. Kahit anong mangyari, OR pa rin yan. Official receipt pa rin yan ng LTO. Sabihin, legit pa rin yan. Kung ano man nakalagay dyan sa LTO, kung ano man binigay ng LTO, legit pa rin yan. Sa left side, mga kaibigan, makikita mo sa pinakababa ng OR mo, meron yan nakalagay na date kung kailan tayo ulit magpaparehistro. Regardless kung meron tayong plaka na, sabihin natin meron tayong plaka, pero dun muna tayo susunod. Pag dumating yung plaka, yan tayo minsan nagkakatalo. So, kailangan natin pumunta ng LTO para magpa-update. Laging tandaan nyo, mga kaibigan, kailangan natin magpa-update. Para hindi tayo sa bandang huli, magsisi at sabihin expired yung ating registro. Nulit ko, mga kaibigan, ito yung pinakabago ni LTO na OR na may nakalagay na kung kailan yung expiration natin. So, sa mga hindi po nakakaalam, meron po yan dyan sa baba. Inulit ko, sa left side. Nadyadyaan na po kung kailan ulit tayo magpaparehistro. Kaya
Saan po tayong bibiyahe nang hindi irehistro ang ating sasakyan? Kasi ang multa po niyan ay nagkakahalaga ng 10,000 or 10,000 pesos plus yung nagkikiriga pa ng sasakyan na hindi registered. Halagang 2,000 din po yun. So more or less 12,000 po ang babayaran natin kapag na-impound ng ating sasakyan kapag tayo ay unregistered. So yun lang mga kaibigan, na ingat tayo palagi, kasi alam naman natin may pamilyang nag-aantay sa atin. Bye-bye. Thank you.